Hello to all! Welcome to my channel, Ichie Vlog Life! Ito po yung second part nung aking vlog last time sa walking tour sa Clearview. Nandito na ako sa business establishment sa lugar namin. Malapit lang to sa bahay, 15 minutes walk. Na I'm on the way na dito sa may papuntang CIBC Bank. Itong araw na to, maganda yung panahon, 15 degrees Celsius, kaya mas maganda maglakad-lakad. Yung last vlog ko po, naglakad ako mula sa bahay papunta dito. Yun, 15 minutes walk, tapos tawid muna ako. And then, on the way ako dito sa may papuntang bangko. Mayroon lang na namang stop sign dito. Yan yung CIBC. Tapos nakita yung itong subway na yan. Yan yung pinagtrabahuhan kong part-time noong 2016. Ito pong lugar ng Clearview Ridge. Na-build ito noong 2010. Nag-start. Kasi noong 2009 na dumating ako dito sa Canada, ito po ay flat lang, para lang, it's like bukid, as in puro ano lang, mga damo. So, nagkaroon na dito ng gantong business establishment. Nag-start to 2010. Dito ako nag-work part-time lang, tapos dyan dati manager ang aking asawa. Dating manager, ngayon hindi na siya dyan. Kaya kanina dyan pizza. Ang mga pizza. Red Planet. Okay pa ba itsura ko? Galing-galing mo ako. Okay lang yung mahangin sa labas. Kaya punta tayo sa Brown Social House. Kapag ko na sa inyo. Tapos, ayan, nails pa. Gusto mo palinis ang kuti mo. And then, yoga nation. Yoga nation. So mag-yoga. Tapos ito, China house. Pagkain ng Chinese food. Pilihan ng mga Chinese food. Eto, Canadian brew house. Ano siya? Active siya tuwing gabi kasi maraming mga naglalas dito. Nag-inuman. Mga puti. Tapos may mga wing night. Nakapunta na ako dyan. Pag mahilig ka uminom, tsaka may mga ano kasi dyan eh. Kumbari, manonood ka ng mga games. Nandiyan yung sama-sama yung mga puti. Habang umiinom, kumakain ng mga wings. Eh, hindi ako talaga umiinom. Napunta lang ako dyan kasi in-invite ako ng friend ko. Ayan, social house. Choplip! Ito, favorito ko yung pagkain dyan. May pagka-pricey. Pero not bad kasi healthy food naman siya. Madalas din ako bumili dyan. Tapos, dog and cat. Ayan, pang-asa. Hospital pala. Veterinary yan. Tapos, ayan, dental. Pita-pit. Clearview walk-in. So, tatatawid tayo. Tapos, meron silang playground sa mga bata. Pag summer, meron yung ano eh. May, ano yung tawag din? Ay, kalimutan ako. Yung tubig na ano sa mga bata, nilalaro sila. Yung mga tumitingin sa akin, pati nila ba kinakita na nag-vlog? Joke na. Okay, so yun yung TD Bank. Madalas ako pumunta dyan kasi yan ang aking account. At sa kabila ng RBC, yung account ko, dalawa yung account ko dito. Account na walang laman. Dito po sa Canada, mostly. Credit cards, pero babayaran mo yun syempre. Puro bills, insurance bill, life insurance bill, car bills, electricity bill, bayad sa bahay, ayan, Canadian Brew House. Marami pong mga bayarin dito. Ayan, McDonald's. Diyan ako nag-work. Umiikot lang naman ako actually, mamaya pag pauwi, sa iba ako dadaan. Tapos, sa dulo nun, Tim Hortons. Doon tayo tatawid. Ayan, yung RBC. Tapos, meron ding bangkong service.
walking distance lang sa amin. Meron pa palang bangko doon, PMO. Ganyan lakad ko. McDonald's! Doon ako natawid sa kanto. May tawiran mo. Pakasakit niya. Yan, RBC. Maraming mga ano dyan, Pilipinong nagtatrabaho. Actually, meron din marami sa TV Bank. Ang maganda rito sa RBC, ina-acknowledge nila yung kung ano lahi mo, yun ang sasabihin. Ano yun ang salita mo? Kunwari, nakapila ako sa teller, Pilipino ako, tapos yung teller is Pilipino. Magtagalog ang kayo, walang problema. Ina-allow nila. Ibang company rito, sa totoo lang. Hindi ganun eh. Ay, walang tabi rin ito. Saan ako natawid? Ayun yung Tim Hortons. Pakita ko yung Tim Hortons. O yung ibang company, bawal magtagalog. Yung iba naman ay hindi naman ganun. Honestly, just sa work ko, kapag kasama ko mga Pilipino, pero nag-work kami. Pero okay naman, nire-respect din naman. Bawal daw kami mag-Tagalog. Okay na. Pero pagdating namin sa staff room, break time, pwede ka na mag-Tagalog. Okay lang yun. Hindi mo may iwasan yun. Meron nga akong kasama sa work. French. Oh, dakdak siya ng dakdak ng French. Oh, yung mga puti, di naman nila naiintindihan yun. Di naman sila marunong ng French. Kahit na second language nila dito French, hindi naman sila marunong. Ang nakakapagsalita lang ng French dito yung mga galing ng Quebec. So, yun nga. O bakit yung French di dapat bawalan din. So, ganda ng panahon, no? Makulimlim! Asa na tawiran? Napamit na siguro. Dito ako sa kabila. Ganda ng puno na yun. Ooh. Sige, tawid tayo. Ito na sa sakit. Gusto tayo sa mga bahay. Ito ano to, townhouse. Ito ay pwede. Ito yung, ayun yung McDo. McDo, Canadian Blue House. Yan yung Orange Theory. Ito na kasi ako sa likod. Umikot lang ako. Ang ganda lang ang community namin. Malinig. Malinis. Hindi po lahat sa Canada ay ganito ang community. Iba-iba rin po. May mga sa downtown, may part na ano, nakakatakot maglakad kasi malalim. Mga paano ko ba ito sabihin? Marami mga tao rin dito ang tagalugi ko na lang masyado, nalulong sa droga. So ayun, napariwara ang mga buhay. Sila yung mostly nandun sa downtown, nakatambay. Pag nadaan ka, manghihingi ng pera. Pag wala kang pera, okay lang, pero hindi mo alam kung ano yung nasa utak nila, baka saktan ka or what. So kaya hindi kami madalas pumunta ng downtown. Pumunta lang kami doon sa may superstore, grocery. Tapos minsan kapag winter, syempre pag winter wala naman doon yung mga nakatambay na mga ano. Idiot. Mainit pero medyo malamig yung hangin kaya nakaganito ako. Ang aking paboritong hoodie. Na napakatagal na. Luma-luma na to. Sabi ng asawa ko, huwag ko na daw itong gamitin. Sabi ko, bakit hindi ka gamitin? Comfortable ako dito. So, gusto ko. Sabi niya, sobrang luma na to. Ganda ng view. Ito yung school. Hindi ko makuha. Gumagamit ako lang, ano, first time kong gamitin itong, ano nga bang tawag dito? Nangyayari sa akin, ulyanin na. Itong bahay na ito, ang ganda, laki. Ito, back alley namin yan.
ko, pwede ka rito tumambay. Kasama mo yung aso mo. Kasi yan ang tanawin mo. Then, yung mga bahay dito kung lalaki. Wow! It's beautiful! Ay, ikot tayo dito. Kanina, galing ako doon. Papunta doon sa park. Ngayon, dito ako dadaan sa kabila. Ganda ng bahay nila. Mga mahal yan. Buti na lang nagsuot ako nitong hoodie. Yung init. Yung mga bahay nila dito, may naka-attach yung garage. Kapag ang mga bahay naka-attach yung garage, medyo maliit yung loob. Pero kung ang garage mo eh, naka-detach, nasa may sariling, hindi dikit sa bahay mo, yun, malalaki ang mga bahay na yun. Like sa amin, detach, pero wala naman kami garage. Hindi kagaya ng mga bahay na to, ayan o. Nakadikit yung, ano nila, park, garage sa bahay. Nagpapasikip yun ang bahay. Init. Hala, pakita ko sa inyo yung mga magaganda. Big time to, dalawa ang garage. Siguro yung mga bahay niya sa sobrang mahal ng bahay ngayong panahon na to, siguro mga nasa ano na to? 400 to 500. Siguro, baka mga 400 pa. 450,000. Binigyan kami. Buksan ko lang itong aming mail pack. Kada ng garden. So pretty! Okay guys, thank you for watching. Please like and subscribe. It's your vlog live. Thank you.